guys, dito tayo kasi bumili na ako ng material sa taas ng aming bahay. Good lumber at saka dito tayo sa hardware, bibili tayo ng... So guys, dito tayo kasi bumili na ako ng material sa taas ng aming bahay. Good lumber at saka dito tayo sa hardware, bibili tayo ng mga nails at saka hardy picks. Dito tayo sa suki natin na hardware. So pila tayo dito kasi maraming tao. Kuha muna tayo. Puro straight na talo. Babaw ko. Ano rin sa dingding sa plywood? Nulaw ay man na to. Hindi lang ni may ano. Balik kong marangis ano eh. So hi guys, welcome back to my channel again. This is Wincy and Kapila. And today's vlog guys, isi-share na naman ako about sa pagpapagawa ng bahay, yung mga kailangan nating materials. So yung isi-share ko po sa inyo yun ay yung how much ang price sa good lumber. So marami ako sanang isi-share sa inyo kung ng mga sizes, kaso nawala yung listahan. So, ito yung hawak kong receipt. Ayun lang yung na-order ko dito sa pagpapagawa ko ng bahay. So, by the way guys, andito tayo ngayon sa taas kasi maganda kasi ang lighting dito. Natural lighting. Hindi na natin kailangan ng ring light o whatsoever light na para lumiwanag ang ating background. So, dito free lang siya. So, by the way, ano na ngayon eh? 1:30. So, ako lang dito mag-isa ngayon at sinime siya. Yun, kakatulog lang. Kaya, ayan. Mabilisan na naman ito para pag nagising na, nakatapos na tayong mag-vlog. So, ano na ngayon? March 29. So, Holy Week na. This week is Holy Week. So, kaya medyo mainit na ngayon dito sa Pilipinas, dito sa lugar namin. So, siguro naman sa lahat ng lugar ay mainit talaga pag Holy Week time. So, ayan, may mga ginawa pala akong video sa dun sa binilhan ko ng mga good lumber. Isisingit ko din sa inyo yung video na yon kasi matagal na tong gusto ko itong gawa ng content kaso wala akong time kasi may mga nung last month wala akong good connection kaya marami akong mga video na na-stack. So yun yung inuuna kong in-upload. So ngayon medyo nauubos na yon, gawa na natin kasi marami pa akong gustong gawin na content lalo na sa inyo na para maka-help ako din dahil sa vlog ko maka-help ako sa mga tao na nandyan sa ibang bansa na gusto din magpatayo ng bahay sa dito sa Pinas at sa mga material cost na kailangan natin sa pagpapagawa ng bahay.
So, medyo mahaba na tong intro natin. So, ayun na. Dala-dala ko pala yung receipt, guys. Dara-dara ko yung receipt. So, iano ko, guys, isisingit ko yung mga video dito sa itong ginawa ko nito para ito lang yung intro at saka yung prices. Or kung makikita ko yung ibang mga price na naisulat ko kasi yun sa notebook. O hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Buti na itago ko tong dalawang receipt na to. So, isisingit ko sa dyan sa screen ang mga prices ng iba, mga sizes na kailangan natin sa pagpapagawa ng bahay o sa mga anumang kailangan. Sizes dito sa Visayas, guys, sa Good Lumber. Hindi ko alam kung sa ibang mga lugar, Luzon or Mindanao, kung magkano. But dito, itong isishare ko sa inyo ay dito sa lugar namin sa Visayas. So, ayun pala kasi nakakat yung head natin. So, hope naririnig nyo ako kasi medyo malakas yung hangin. Lalakasan ko na lang yung aking boses. So, yung in order ko, guys, ay 2x2x10. So, 2x2x10, ito yung 10 yung haba niya. Yung size niya, yung length at width, yun yung 2x2. Yung ang haba ay 10. So, sa 2x2x10, lalagay ko dyan or dito sa description box para makita nyo, ma-check nyo din yung mga prices na sinasabi ko. So, sa 2x2x10, ang price niya, guys, ay 140. 140 per piece. So, yun yung ano, kasi yun yung ginamit ko, ipapakita ko din kasi tapos na yun dito sa yung ina-update ko. Mag-update din ako magkano yung nagastos namin dito sa taas para may idea din kayo. So, next time na yan, dito tayo focus muna tayo sa price ng mga good lumber dito sa Visayas part. So, sa 4x4x4, yung ginamit namin doon sa baba ng stair kasi ginawa na ng cabinet. So, kailangan ng 4x4x4, ang price ay 213. 213 yung price. So, ilalagay natin sa screen dyan para may idea kayo. So, ano din guys, ang 2x5x8, 297 per piece. 2x5x8, 200 ay 140. At saka yung 2x2x5, by 10, 360. So, mamahal na talaga yung ano guys, yung good lumber dito sa Pinas. So, medyo alam ko, medyo sa Mindanao, medyo mas mura-mura lang kasi maraming mga puno doon at saka yung mga tao talaga, yung mga relatives ko nga doon sa Mindanao, nagtatanim ng palkata, kung alam nyo yan. So, sayang hindi ko nakunan nung pumunta ako doon sa Mindanao. So, nagtatanim sila guys within 5 years lang. So, nakakat na yan, binibinta para gawing good lumber o ginagamit yan sa mga plywood. Kasi doon ang paggawaan sa Mindanao, malapit sa amin, sa lugar namin, ang paggawaan ng mga plywood. Kasi sa mga lugar nyo dito, banda sa amin din, pag bumibili din ako ng plywood, yung brand niya ay Agusan. So, doon yan sa amin na ginagawa, doon sa lugar namin sa Agusan. So, yun guys, yun lang yung limang sizes lang yung nakuhanan ko kasi naglista ako sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung nasaan na yun, pero isisingit ko siguro guys, gawan ko ng paraan para may singit ko para may idea kayo sa lahat ng mga prices na umikot na yung ano natin, phone. So, may idea kayo sa mga prices para ma-budget nyo yung pera nyo sa pagpapagawa ng mga ano, ng bahay. So, kung may gusto pa kayong malaman sa mga material cost or material na kailangan sa pagpapagawa ng bahay, leave me comment para makanvas natin yung price at para ito na din yung may help ko sa inyo para pag nagpapadala kayo ng pera, so ma-budget nyo na po yung pagpapadala nyo dito sa Pinas. So yun lang may share ko sa inyo pero isisingit ko din yung ano, yung nakunan ko na video doon sa talaga sa nagka-cut. Taste the dirt as I hit the ground. You were there, you were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? And at last I can fall into your waiting arms, waiting arms.
Guys, ginamit nila dito, ginawa ng prim. Ito yung 2x2x5 ang size. 2x2x8 and 2x2x10. Ito yung ginawang prim sa dito sa window. Kasi yan, gagawa namin to ng sliding. Sliding window din gagamitin namin. Pero nilagyan lang ng prim para patas. Kasi hindi, yung ginamit kasi dyan, yun ang 2x2x2. 2x2 ang size. So, ayan na. Gagawa ako dito ng update kung magkano yung nagastos. Hardiplex yung ginamit namin dyan. So, sa susunod na video guys, nakita ko lang sa inyo. So, tapos na siya. Yan, nilagyan din dito para hindi masira yung door natin sa ulan. So, ayan. Okay na siya dito. Good number. So, ayun, see ya and have a good Holy Week sa inyong lahat. Be safety and let's pray continue tong COVID. So, bye-bye and see you next time. God bless you. Bye!